Nasakop ng Israel ang mga lugar sa Hilaga. Ikalabing isang kabanata. Nang mabalitaan ni Haring Habin ng Hazor ang mga tagumpay ng Israel, nagpadala siya ng mensahe kay Haring Hobab ng Madon, sa mga hari ng Shimron at Akshak, sa mga haring nasa kabundukan sa Hilaga, sa mga hari sa lambak ng Hordan na nasa timog ng lawa ng Galilea, sa mga hari sa kaburulan sa kanluran, sa mga hari sa baybayin ng Dor sa kanluran, sa mga hari ng mga Kananeo sa silangan at sa kanluran ng ilog ng Hordan, sa mga hari ng mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Jebuseo na nakatira sa kabundukan, at sa mga hari ng mga Hiveo sa ibaba ng bundok ng Hermon sa lupain ng Mizpa. Dumating ang lahat ng hari, kasama ang mga sundalo nilang kasindami ng buhangin sa dagat. Marami rin silang kabayo at karwahe. Nagtipon sila at nagkampo sa tabi ng batis ng Merom para labanan ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kayong matakot sa kanila, dahil bukas sa ganito ring oras, ibibigay ko silang lahat sa Israel para patayin. Pipilayin niyo ang mga kabayo nila at susunugin ang mga karuwahe nila." Kaya biglang lumusob si Josue at ang mga sundalo niya sa batis ng Merom at pinagtagumpay sila ng Panginoon sa mga kalaban nila. Hinabol nila ang mga kalaban nila hanggang sa Malaking Sidon at sa Misrefot Maim hanggang sa lambak ng Mizpa sa silangan. Pinatay nila ang mga kalaban nila hanggang sa maubos at ginawa sa kanila ni Josue ang iniutos ng Panginoon. Pinilayan niya ang mga kabayo nila at pinasunog ang mga karwahe nila. Pagkatapos, bumalik sina Josue at sinakop nila ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang mga panahong iyon, ang Hazor ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Hazor. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. At ang lungsod mismo ay sinunog nila. Sinakop ni Josue ang lahat ng lungsod. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga hari nito. Nilipol nila ito ng lubusan ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod sa mga bulubundukin, maliban lang sa Hazor. Kinuha ng mga Israelita para sa sarili ang lahat ng nasamsam na mga hayop at mga ari-arian ng mga lungsod na ito. Pero nilipol nila ng lubusan ang mga naninirahan dito at walang naiwang buhay. Iyon ang iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin at ito rin ang iniutos ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Hordan, ang mga kabundukan at kaburulan ng Israel. Ang teritoryo na sinakop niya ay mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila. Walang nakikipagkasundo sa mga Israelita para sa kapayapaan, maliban lang sa mga Hiveo na nakatira sa Gibeon. Ang lahat ng hindi nakipagkasundo ay nilipol sa labanan, sapagkat pinatigas ng Panginoon ang puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya nga lubusan silang nilipol ng walang awa, ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Nang panahong iyon, nilusob ni Josue ang mga lahi ni Anak na nakatira sa mga kabundukan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng kabundukan ng Huda at Israel. Nilipol sila ng lubusan ni Josue pati na ang kanilang mga bayan. Wala nang natirang kalahi si Anak sa teritoryo ng mga Israelita, pero may natira pa sa kanila sa Gaza, Gat at sa Ashdod. Kaya sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay ng Panginoon ang lupain ito sa mga Israelita bilang mana nila. At hinati nila ito ayon sa bawat lahi nila. At nahinto na ang labanan sa buong lupain.